Kumusta mga ka-insight talk? Sa nakaraang video, ating napag-usapan ang pagiging PR or permanent resident dito sa Canada. Ngayon ay pag-usapan natin ang career development, skills upgrading for career change. Bilang permanent resident, mas marami na po tayong chances dito sa Canada. We can explore boundless opportunities. Sa pagkakataong ito, maaari nating pag-isipan kung anong trabaho tayo magiging masaya hanggang sa ating pagretiro. Bago po lumipad ng malayo ang ating isipan, muli nating balikan ang ating purpose or long-term goal ng pagmamigrate dito sa Canada. Atin pong ikonsidera ang mga factors tulad ng mga katanungan ito. Your purpose or long-term goal in migrating to Canada. Siyempre, nandiyan yung to earn for a decent living and save for retirement. Nandiyan din po yung to help family members in the Philippines to start a business after saving through hard work earnings. So, hindi na po natin masyadong pakaliligoyan pa yung usapin na yun sapagkat alam niyan lahat ng mga Pilipino. Napakaraming mga videos rin po ang tungkol dyan. So, sa pangalawang tanong po na dapat nating i-consider ay what province do you live? Bakit po natin kinakailangang higit na alamin saan nga ba tayo? Hindi po tayo basta magpa-plano na gusto ko mag-upgrade ng ganito, ganyan. Bakit kanyo? Dahil po kinakailangan dun sa province na ninirahan ka, alam mo kung anong in-demand skills o profession na kinakailangan ng probinsya, na alam mo na malaki ang chance mo, no? Kung sakaling ikaw ay mag-upgrade ng iyong skills o profession. Halimbawa po, nandyan ang mga PSW, yung tinatawag natin personal support worker. Nandiyan din po ang Registered Practical Nurse or RPN. Nandiyan din po ang RN o yung tinatawag natin Registered Nurse. At saka mga medical doctors. Okay. So actually po yung mga certification tulad ng PSW, yan po ay ladderized. PSW, pwede kang mag-RPN kung masipag kang mag-aral. Para maging practical nurse ka. Tapos, habang nagtatrabaho ka rin ng RPN, pwede mong ipagpatuloy hanggang sa maging registered nurse ka dito. Sa mga medical doctors naman po, tingnan po natin yung mga kung gugustuhin ninyo. Eh? At saka ini-encourage ko pa na sana mo practice it. Talaga napakalag po ng kakulangan ng mga medical doctors o mga healthcare professionals dito sa Canada. So, ang pangatlo po na tanong na dapat na i-considera, makasagutan dito ay ang, why do you need to upgrade? So, syempre napaka-practical to be more competitive para higit tayong malaki ang chance o makaangat sa iba sa gusto nating trabaho kung tayo may mga certificates. So, a career change. Kung babago naman, ano ba talaga mga opportunities na nais mong tahakin pa? Okay, sabi nga, gusto mong maranasan. Okay. At syempre, kung kayo nagtatrabaho naman, para doon mismo sa company ay maging competitive ka, mapamuto. To meet the needs or demands of our current job. Halimbawa po, kung ikaw ay nagtatrabaho sa tuloy na banggit ko, mga healthcare industry. Kung PSW, ano yung mga demands na kinakailangan? Diba, makapag-nurse ka, pag-nursing. So, pwede kang maka-apply pa para sa higit na. Yan, ito yung sunod po na kadahilanan kung bakit kinakailangan yan. To earn higher wages or salary and better benefits. So, syempre, depende sa trabaho natin. Pag taas,
Pag dami ng certifications, pag taas din ang salary o ng wage rate natin. Halimbawa po dyan, ilan pa mga halimbawa natin. Car mechanics. Ayan. May mga certification po yan, may iba't ibang level. So, kung makapag-upgrade po kayo, makakuha ng mga higher certifications, tataas po ang inyong wage rate. Ayan. Kasama siyempre din yung experience. Okay. Sa hospitality industry, yung food preparation, yung mga food handling certificates, yung pagiging cook. Although, sa mga fast food chains po, mayroon silang mga online mga requirement lang para makapasok at tanggapin nila sa food handling at sa mga safety measures. Halimbawa, sa mga industry na inyong papasukin. Okay. Kung nais mong gamitin o i-practice naman ang iyong profesyon dito sa Canada. Bawa tayo isang nurse dyan sa Pilipinas o isang teacher. Pwede po mag-upgrade. O kaya kumuha ng mga karagdagang requirements. O bisitahin ang mga websites, official website ng mga profesyon na natukoy o kung anong meron ka. Halimbawa na lang po sa amin, sa mag-asawa. Kami ay teachers, parehas dyan sa Pilipinas. So, ngayon po ay kami din ay licensed teacher na dito sa Canada, particularly sa province of Ontario. So, ano pong dapat natin gawin tulad ng po lang ginawa namin? Binisita po namin ang ano ba yung regulatory board ng teachers dito sa Ontario, isang konkretong halimbawa sa pagkatunanalasan. Ang Ontario College of Teachers, that is the regulatory body of teachers, no? Gusto mo practice o magturo dito sa Canada. So, bisitahin po natin ang www.oct.ca. Makikita po natin yung lahat doon. Yung mga dapat nating puntahan, guide to the teachers, to apply, tulad po ng mga nabanggit ko, kalimitan mga binibigay ko lang dyan ay mga official website. Kasi nais ko pong kayo mismo ang mag-explore doon sa ano ang mga kinakailangan. That's a part of a training sa paggamit ng technology, sa paggamit ng mga, sa pagpapractice ng profesyon dito sa Canada. Saan ako mag-upgrade ng aking skills sa profession? Isa po sa malaking kategorya o difference ng colleges and universities. So, kalimitan po mga colleges, sila po yung in charge sa mga skills, certifications. Halimbawa nga, nabanggit ko sa car mechanics, food service, or personal support workers. So, yung pong colleges, meron din pong adult education. Sa adult education or adult schools. So, isa pong masasabi na, ipapaano ng hirap nga. Pondo, gastos na naman. Totoo po yun. Pero meron namang support ang government dito. Sa mga tuition or fees, dito po, particular sa Ontario, merong Ontario Students Assistance Program or OSAP. Kung sa mga certification po, yan, pwede kayo mag-apply for micro-credentials assistance. No, that's not. Ang mga colleges po, ngayon, alam naman natin, in person na, kalimitan. Pero marami pa rin pong mga fully online na pag-aaral ang certification. Okay, meron ding hybrid. Yan. So, sa mga universities po, yan naman ang nag-regulate ng mga profesyon. Kung nanaisin po nating mag-upgrade o kumuha pa ng panibagong kurso, change of career, so, nandiyan po ang universities for professional degree courses. Halimbawa, sa teaching. Yan. Halimbawa ay kung ikaw ay architect, kung ikaw ay doctors, may gusto mong kunin pa ng ibang courses. Ang mahalaga po ay tuntunin natin ang mga tamang website para tayo ay higit na magabayan.
Okay. Sa pag-aaral po, tulad din ng ginawa ko sa panibagong course na aking kinawa dito, nag-apply din po ako ng OSAP, Ontario Students Assistance Program, sa mature student. Kapag tayo po ay may mga certification, nag-upgrade, napakalaki ko ng chances na para tayo ay matanggap sa panibagong trabaho o career na gusto nating tahakin. Tumawag sa mga institusyong nag-o-offer ng mga courses for upgrading ng ating career. Mainam ding bisitahin ang official website ng mga naturing institusyon para sa gastong impormasyon at gabay. Ganun din po ang official website ng Canada Government. Sa anumang hakbang na ating napiling tahakin, lagi nating isalang-alang ang mga challenges o sakripisyo tulad ng mga obligasyong pinansyal, dyan ang pagkain, our food, ang tirahan, housing, sakyan, insurances, etc. Kasama na siyempre ang mga obligasyon natin. Tulong ang sinasabi natin sa Pilipinas, pero kalimitan ay giging obligasyon natin bilang anak sa ating mga magulang o medan tulong sa mga kapatid, etc. Maliban po doon sa mga obligasyon pinansyal, nandiyan din siyempre ang kasakripisyo mo na oras sa pamilya, lalo na sa mga anak. Higit sa lahat, ang ating pong kalusugan. Kung mga narinig po ninyo, yan po ang mga pangunahing na isasakripisyo ng mga nagmamigrate, hindi lang sa Canada, kundi sa ibang bansa. Ang obligasyon sa Pilipinas, siyempre yung mga gastusin din sa pamilya, panay ang trabaho, kahit magkakasama ang mga anak niya, sana ay nakakaligta na yung oras para sa mga anak. It's a lahat, yung kalusugan natin. Trabaho, nalimutan na kinakailangan din pumahinga. Aalerto lang tayo pag tayo nakakaranas na ng karamdaman o hindi maayos sa pakiramdam. Bakit po? Malaki po ang epekto nito sa mga unang nabanggit natin, ang finances, family time, or personal health. Handa na ba tayo sa mga ito? Tulad ng patuloy ang gastusin at posibleng tumaas ito, ngunit bababa ang income. Bakit po nasabi? Eh, siyempre, mag-aaral ka, nahati yung oras mo sa trabaho, magbibigay ka ng oras sa iyong pag-aaral. Paglaki ng gastos versus pagliit ng kinikita. Yan. Bagaman, at may government support, nabanggit ko kanina, OSAP, mayroon po yung grants and loans. Yung mga grants po, yan ay yung bigay sa'yo ng gobyerno, mayroon po yung katapat na loans. Yun naman yung iyong babayaran. Yan. So, paalaala lang po, pag kayo ay nag-apply ng OSAP, siguradihin po yung tatapusin nyo kasi yung grants, yung percentage ng grants, ay pwede pong ma-convert to loan pag hindi ninyo natapos kasi contract niyo po yan sa government. Yan. Oras sa trabaho, sa pag-aaral, or training, courses, at sa family. Yan yung titimbangin natin mabuti. Panahon sa pansariling kalusugan, physical or mental exhaustion, o stress or mental health. Dahil sa mga nabanggit na kadahilanan, marami ang nanatili sa kasalukuyang trabaho. Gusto man nila ito, o masaya man sila, o hindi, at ipinagpapaubaya na lamang ang anumang pag-aaral sa kanilang mga anak. Ganun man, inihikayat ko ang mga Filipino, kayo, mga nanonood, kung kayo nandito sa Canada, nasa ibang bansa, at lalo tikit dito sa Canada, na mag-upgrade upang makamit ang trabahong gusto natin o magamit ang ating pinag-aralan o profesyon sa Pilipinas dito naman sa Canada. Sa pangkalahatang goal o layunin, inais nating mag-migrate upang makaranas ng maayos sa buhay o pamumuhay, magkaroon ng savings para sa retirement o makapagsimula ng sustainable business. Sa anumang hakbang na ating piliin tahakin at upang makamit ang ating layunin, kailangang pag-isipan kung mananatili tayo sa kasalukuyang trabaho o mag-try na magbago ng career.
Kung nanaisin natin, pwede tayong lumabas sa ating comfort zone sa kasalukuyang work, trabaho, upang pumili ng trabaho magbibigay ng sense of fulfillment o kung saan masaya hanggang sa ating pag-retire. Kung ganun, isa sa mga options ay ang mag-upgrade ng ating skills o profession upang magkaroon ng chance na magamit ng higit ang ating kasanayan o profession. Totoo, maraming opportunities ngunit kakambal niyan ay mga challenges. But then, utilize all those challenges as opportunities and great motivations for more success and moving forward. Hanggang dito lang muna ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Greg's Insight Talk, ang inyong kaagapay sa pag-unawa sa mga nangyayari o kaganapan sa ating lipunan. Hanggang sa muli.